Bigyan niyo ako ng 10 minutes. Okay. Pag-usapan natin ito. 10 minutes lang. 10 minutes lang. O siguro 9 minutes. Ganun. Depende na kung anong abutin natin. So, isa-isahin natin. Let us have investigative ano tawag na? Investigation. Let us have investigation. Dito sa nangyaring channel takedown or channel termination, kasi naging usap-usapan na yan ito sa YouTube industry, sa YouTube world. Isa-isahin natin kasi maraming mga kuro-kuro kung sino ang nag-takedown. Una sa lahat, anybody can be a suspect. Anybody, including me, including kayo na nanonood dyan, anybody can be a prime suspect dito sa pag-takedown sa channel ni Boss Francis Leo Marcos having 1.05 million subscribers in 1 year. Una, sige. Unahin natin sa akin. Kasi sinasabi ng iba, ako daw, kasi nga sakto doon sa pag-akyat ng isang naninirang puri, you know, laban sa akin. Sakto nung magsasalita siya o nang nagsasalita siya, ay biglang nawala yung channel. Okay. Ang tanong, paano kaya naging ako? Sabihin nyo nga, paano naging ako? Una, hindi ako IT. And even an IT, hindi niya basta-basta magagawa yan. Kung hindi naman siya talaga nag-aral or kung hindi siya talaga isang hacker. Ang hacker, meron silang code of ethics. Hindi basta-basta nag-hack ang isang hacker kasi meron silang fina-follow na code of ethics. Kaya nga nangyari dito yung ano, yung I love you virus, na yung ano, yung pangalan nun, yung pangalan binlag ko dati ito eh. Isang Pilipino nagpakalat ng isang virus, I love you bug. Ibig sabihin nun, hindi niya basta-basta napasok ang isang Pentagon, ang isang White House, na gamit yung mga kung ano-anong mga codings. Okay, coded. Anong ginamit niya? Gumawa siya, nag-device siya ng isang phishing. Anong tawag doon? Nag-device siya ng isang tool kung saan ipinakalat niya yung email na yon. Sinend niya sa lahat ng mga emails. Lahat ng nag-open ng link na yon, pwede na niyang ma-access yung computer ninyo as long as inopen mo yung email na yun. So that's how, okay, some hackers do their job. Wala akong kakayahang gumawa ng isang malware ang tawag doon. Wala akong kakayahang gumawa ng isang malware para ako ay mag-penetrate sa isang Google account or sa isang YouTube account. Okay? Pangalawang suspect nila, Lisa Paris. Kasi, ang sinasabi, nakapag-login daw. Okay? Yung channel na Francis Leo Marcos doon sa kanyang StreamYard. Ito ang sagot dyan. Maaari nga. Kasi ganito lang yan eh. Dalawa ang factor dyan na pwedeng mangyari. Pinasok ng isang IT or yung talagang magaling na hacker. Pangalawa, maaaring naggamit ang isang streaming service or streaming platform para magkaroon ng dalawang streaming at the same time sa iisang channel. Which is, pwede natin ipasok dito yung StreamYard na worldwide and popularly used. Okay, balik tayo kay Lisa Paris. Kasi at one point in time, naipasok ang channel ni Francis Leo Marcos sa StreamYard ni
Visa Paris. Ang tanong, ito na lang ah, napaka-basic. Very basic. And very, if we try to use our logic, basic lang ah, maaari. Pero, ang tanong, ang Francis Leo Marcos na channel na yan, saan ba siya nakalagay ng StreamYard at the moment? Hindi ba sa StreamYard ni Pinoy Farmer? Tama o mali? Tama. Ngayon, kung sinasabi ninyo na doon si Liza Paris ang gumawa noon, paano bago ka makapasok sa isang bagong StreamYard account, hindi ba't kailangan mo munang i-log out yung StreamYard mo kay Liza Paris? Tama o mali? Tama. Kasi hindi mo may papasok yung channel mo na yan sa bagong StreamYard account, which is yung StreamYard ni Pinoy Farmer, kung hindi mo ilalag out yung nandito kay Liza Paris. Ibig sabihin, nag-log out ka na sa kanya and then nag-login ka sa bagong StreamYard account. Ngayon, doon sa StreamYard ni Pinoy Farmer, ang daming mga nakapasok na channels. Tama o mali? Tama. Maraming channels ang nakapasok dyan sa StreamYard ni Pinoy Farmer. At isa na dyan ang channel ni Sir Francis Leo Marcos. Tama o mali? Tama uli. Ngayon, sa dami ng inyong naging kalaban, iisa-isahin nyo yan, yung nasa loob ng StreamYard ni Pinoy Farmer. Kung sino kaya sa kanila? Yan ang tanong dyan. Tama o mali? Pero, iniisip ko, meron tayong pwedeng another suspect dito eh. Hindi ba kaya't yung sekretarya din? Si Sekyama? Sino ang may access ng YouTube channel kung hindi si Sekyama? Di ba? Okay. Hindi natin alam. Ano ang mga possible reasons kung bakit niya iti-take down yung channel ng kanyang boss? Ano kaya? Baka, siguro baka iisipin niya, pag matake down yung channel niya, lilipat na lahat ng mga viewers, baka gamitin yung aking channel na yamatan, and then magbo-boost lahat, lahat sila lilipat. Eh. Siyempre, natural, monetize na, napakadali lang mag-transition from this terminated channel into this channel, oh, yamatan. Yun yung una niyang inisip, di ba? Pero siyempre, hindi naman papayag si Boss Francis, di ba? Na channel takedown ako, gagawa ko ng bago. Eh, hindi niya masabi siguro na, isa akin na lang. Eh, di halata na siya yung nag-takedown. Ito, teorya lang at teorya. Okay, hindi ko sinasabi na yun, but it, teorya ko lang. I have another 2 minutes. Pero dahil gumawa ng bagong channel, which is the Francis Marcos, mag-uumpisa ulit ng subscribers and then mag-aantay ng 2 months to 3 months bago ma-monetize at bago makapag-sahod. And that's reality. Diba? Tama o mali? Or maari din na sabihin natin na iti-take down niya para wala na. Diba? Wala na. Yung channel na lang niya gagamitin niya. Ngayon, ang mangyayari kasi dito, wala na yung source of income nilang lahat. Yung sahod nila, yung pambayad sa abogado, lahat. Lahat ng mga, yung mga transportation, lahat ng mobilization nila. Ito yung source eh. Yung YouTube ni Boss Francis. Ngayon, ang mangyayari dyan,
magiging graceful exit na ni Sekiyama. Siyempre, sasabihin niya, eh boss, wala ka ng pansaw sa akin, alangan naman, may binubuhay akong bata. Siyempre, may pamilya din ako, hindi naman po pwede na gagamitin niyo yung channel ko. Tapos, yung sahod ng channel ko, yung pa yung papansahod ko sa sarili ko. Di ba, ano ako, tanga? O, maaaring ganun ha, another teorya na naman yan. Hindi natin alam. Alam, lumampas na ako sa 10 minutes. Di ba? Oh, ano mangyari? So, magiging graceful exit na to ni Sekiyama. Di ba? Ikaw na magtrabaho ka, magmumura ka ng magmumura, ng bubuwa ka ng ina mo dyan, ganyan, ganyan, ganyan ka sa isang channel ng boss mo, tapos wala kang sahod. Ang magiging source ng sahod mo ay sarili mong channel. So anong gagawin mo? Maiintindihan ng mga tao kapag ikaw ay magpaalam na. It will be your graceful exit. Tama o mali? Hindi ko alam kung anong sagot doon. Hindi ko pwedeng sabihin tama. Hindi ko pwedeng sabihin mali. O, di ba? Ay, teka, nakalimutan ko pala. Ang isa pa pala nilang subject or suspect, si Inay Mary Ann. Ah, oo nga pala, nakalimutan ko. Teka, teka. Kasi nabanggit ni Inay Mary Ann na meron siyang kilalang IT. Okay. Yes. Maaring meron, maaring sinabi niya lang yon. Ang tanong, kung meron siyang kilalang IT, hindi ba't matagal na? Matagal na niya dapat pina-take down? Lalo na itong mga nanini, di ba, no? Kailan ba? May isang week na ba? Na nagbedel-bedel, nagbebedel-bedel ang ano? At meron siyang kilalang IT. Doon pa lang, pwede niyang ipa-take down ang channel. Kung meron siyang kilalang IT. So let's say, siguro meron siyang kilalang IT at meron siyang kakayahan ipa-takedown. Siguro dahil may puso pa rin siya. Na kahit papano, alam niya na doon manggagaling ang source ng lahat, mobilization, pagkain, pambayad. So hindi pa rin niya ipinapa-takedown. Maaring yun ang isang teorya natin. Pangalawang teorya, maaring sinabi niya lang na meron siyang kilalang IT at kaibigan niya at pwedeng-pwede niya ipa-takedown. Maaring sinabi niya yun, pero baka sinabi niya lang yun at wala talagang totoong kilalang IT. Dito na babalik sa dalawang pinaka-possible na nag-takedown. Una, maaring si Sekiyama. Dahil doon sa dalawang teorya, graceful exit. O kaya dahil gusto niya, lahat lumipat doon sa channel niya at mag-boom ang kanyang channel. Doon ang magiging source ng income. Dalawang teorya yon. Pangalawa, na possible, eh doon mismo sa StreamYard ni Pinoy Farmer. Which is, ilan ba silang nakalagay doon? Ilan silang nakalag-in doon? Ang tanong, sino kaya ang nag-live streaming doon sa StreamYard na yon? Yun. Kayo na po ang bahalang makasagot dyan. Maraming salamat.